Ano ang palatandaan na tayo ay puspos ng banal na espiritu? At ano ang difference ng indwelling at filling of the Holy Spirit? Ilan lamang yan sa mga katanungan na sasagutin sa atin ng ating guest speaker for today. And this is Pastor Pope, who preached on filled with the Holy Spirit based on Ephesians chapter 5. So welcome po, Pastor Pope. Magandang gabi po. Magandang gabi, kapatid. Teacher love. Yes po. So, Pastor, before po natin sagutin yung mga tanong, no, can you give our viewers yung outline po o yung main idea po ng inyong preaching last time? Okay. Yung title ng ating last preaching actually is Filled with the Spirit or the Holy Spirit. At ang pinaka-emphasis ng preaching po noon ay tatlong points. Una, yung the necessity to be filled by the Spirit or with the Holy Spirit. Mm-hmm. And the second is the works of the Holy Spirit in our lives. Mm-hmm. And the third is the effect of being filled with the Spirit of God. Mm-hmm. So, tinatalakay po doon kung bakit kinakailangan natin na tayo ay ma-filled ng banal na Espiritu. At una po doon ay dahil yan ay inuutos ng Diyos at yan ay kalooban ng Diyos. Okay? At tinalakay din po natin yung kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu dahil palala ng palala ang panahon na ito. Actually, ang sinasabi nga ng ating text ay the days are evil. Okay? At doon naman sa pangalawang point natin na the works of the Holy Spirit ay binibigyan naman po natin ng emphasis po doon na ano yung trabaho ng banal na Espiritu. At of course, ang trabaho ng banal na Espiritu ay siya yung empower sa atin. At siya din po yung nag-purify sa atin. Kumbaga, naglilinis sa ating mga kasalanan at karunian, of course. At the last point, itinalakay naman po natin kung ano yung epekto ng pagiging puspos ng banal na Espiritu. So, doon po ay makikita din po natin na ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay siya ay makapagbigay ng papuri sa pamagitan ng awit o makapaglikha ng mga music sa ating Panginoon. At doon din po tinalakay natin na doon po sa effect ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay may kakaibahan doon sa galaw at kung paano siya mamuhay na victorious at kung paano siya ay puno din ng wisdom, ng kaalaman at yung pagiging meron siyang kakayanan na gawin ang mga bagay na hindi niya kaya nung wala pa si Kristo sa buhay niya. So, yun po yung mga tinalakay natin at binigyan natin ng emphasis ng ating tema. Kumbaga. Okay. So, first off po, Pastor, no? Ano po kaya yung sitwasyon ng Ephesian Church? Kasi sabi po doon na sinabihan po yung church na do not get drunk on wine, but be filled with the Holy Spirit. So, ano po ang ibig sabihin? Okay. Kung meron bang gusto kong idagdag doon sa preaching na yon, ay yung itong tama yung tanong mo, kung ano pong pagkahulugan ng... Yung interpretation. Yung sinasabi ng ating text na do not get drunk on wine, but be filled with the Holy Spirit. So, ang sitwasyon po ng Epeso ay katulad din ng ibang mga churches actually. Pero kung atin pong babasahin sa preceding doon sa Ephesians 5, verse 1 to 3, 4, ay sinasabi po doon na yung bang mag-iingat kayo ng sa inyong pamumuhay
even a hint of immorality, naroon din po yung pagiging greed, mm-hmm. yung bang sobrang pagnanasa, mm-hmm. okay? At naroon din yung impurity na sinasabi. Mm-hmm. Kung ating papansinin, maliliit kung ating tingnan sa ating kumbaga assessment, kumbaga mm-hmm. yung bang hint of being immoral, mm-hmm. okay? At so yun yung situation. At kasama din doon sa iglesia ng Ephesians, katulad ng ibang churches din na in-address ni Paul, yung naroon din yung paglalasing. Mm-mm. Okay? Now, take note dito sa sinasabing, do not get drunk on wine, hindi sinasabi na mali ang uminom ng wine. In fact, ang ating Panginoon ay in His first yung miracle na ginawa is ginawa niya ang wine, di ba? So, drinking of wine per se is not a sin. Okay? But, ang sinasabi doon, do not get drunk on wine. Ibig sabihin, huwag kang malasing. At in fact, even si Apostle Paul, sinabihan niya si Timothy in, di ba, 1 Timothy yes, 5:23, mm-hmm. na huwag ka lang uminom ng tubig. Kung hindi, uminom wine ka rin ng wine. Why? Because yung sumasakit palagi yung iyong tiyan. Yes. Di ba ba? So meaning, ang binibigyan ng emphasis dito sa talatang ating kinuhanan ng message ay huwag maglasing kung hindi mapuspos ng banal na espiritu. At yun yung kumbaga pangkaraniwan na problema sa church ng Ephesus. Although, kung ating titingnan ay very particular si Apostle Paul na sinasabi niyang even a hint of immorality. So, hindi naman sila mamatay tao, hindi naman sila mabigat kung ating isipin, di po ba? But yun yung sinasabi niya, alam din po ni Apostle Pablo kung paano malasing ang isang tao. Okay? Naroon na yung sobra na yung sa pamagitan ng kanyang pananalita, sobra na yung lalabas sa kanyang bibig, na kapag hindi siya lasing, hindi naman lalabas yun. Kasi ang espiritu ng alak, which is yun nga ang nagpapalasing, yun yung nag-cause ng isang tao, especially isang Kristiyano, na sinasabi niya, huwag kayong malasing. Kung hindi kayo ay dapat mapuspos ng banal espiritu. And Pastor, this is the importance ko ng pag-aaral ng context ng passage. Kasi may possibility na ma-misinterpret natin yung sinasabi ng passage. Gusto ko lang dagdagan yon. Ang iba, pag sinasabing ni Apostol Pablo kay Timoteo na huwag ka lang uminom ng tubig kung hindi uminom ka ng alak. Ang interpretation iba, ano pala? Affirm pala ng Bible. Oo. Kailangan palang, okay lang palang, uminom. At, you know. Once nga, may isa sa mga anak ko, nagsabi sa akin na, kung pwede bang tumikim ng wine? Ang sagot ko sa anak ko ay ganito, bakit? Kailangan mo ba? Masakit bang tiyan mo? Using the words of Paul to the story. Kasi, di ba? Sabi, hindi naman sin yung ikaw uminom ng kasi kumbaga depende sa motibo at depende sa pangailangan. Di ba? Like sa sabihin natin, Europe, part ng Europe is malamig. So kailangan nila ng pampainit at sa kanilang katawan. It's a staple drink po sa ibang bansa. Kaya nga kumbaga, yung sagot ko, kung may magtanong man sa akin, katulad din ng sagot ng anak ko, sinagot ko sa anak ko na, bakit? Kailangan mo ba? Masakit bang tiyan mo? Read between the lines na lang, Pastor. Diba? Yes. Okay, so sabi niyo rin po, Pastor, sa sermon niyo na tayo ay indwelt by the Holy Spirit. That's right. But we are not always filled with the Holy Spirit. So, pwede niyo po ba siyang i-explain? Okay. Yeah, tama yun. Now,
dapat nating maunawaan na when we accepted the Lord Jesus Christ, we are indwelt by the Holy Spirit. Meaning, we receive the, it's not only one person, the three person of the Godhead. Yes. Yung tatlong persona ng kadiyosan ang tinanggap natin. Mm-hmm. Ano yun? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, ang Panginoong Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Mm-hmm. And that is why, we are indwelt, kumbaga naninirahan sa atin. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 6:19 na sinasabi niya, we are the temple, don't you know that we are the temple of the Holy Spirit? Mm-hmm. And God lives, or the Spirit lives in us. Mm-hmm. So, ibig sabihin, tayo'y templo ng Diyos. Kaya lang, however, hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay namuhay or puspos ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin niyan? Tulad niyan, hindi ko makalimutan na tunay na katotoo. Okay? Simple o maliit na bagay, yung isang pastor ng isang iglesia ay nag-drive. Okay? And then, kinat siya. Mm-hmm. While nag-driving, no? Mm-hmm. Kinat siya. May nag-cut sa kanya. Ang tendency, ang nangyari sa pastor na ito, medyo nagalit. Okay. Hinabol niya ngayon yung sasakyan. Okay? Hinabol niya yung sasakyan. Nung paghabol sa sasakyan, nagkatabi na sila sa sasakyan. Binuksan ba naman ang pinto noong nag-cut sa kanya? Mm-hmm. At ang sabi sa pag na-open yung pinto, ang sabi, ay, pastor! Delikado yung pastor. Di ba? I mean, any one of us, there are times in our lives na kapag hindi tayo puspos ng banal na Espiritu, sa maliliit na bagay, ay makikita natin na kumbaga, hindi na tayo gumalaw ayon sa takbo or sa kagustuhan ng ng Espiritu Santo. Yes. Lumalabas po sa daily words, actions, even decisions po, Pastor. No? Even kapagka decisions. Nawawalan yung pagiging filled natin ng Holy Spirit. Mm-hmm. Yes. So, sabi niyo po sa sermon niyo, Pastor, no, na lalong lumalala ang pagkakasala ng mga tao. Mm-hmm. No? Mm-hmm. And one of the example that you mentioned is the same-sex marriage, which is a very, very alarming. And it's a rampant scenario sa ating mundo. That's ngayon, right. Kahit saan. Kahit that's sa atin, right. Sa Pilipinas. Yes, no? Yes. So, Pastor, ano po ang connection nito sa Holy Spirit? Oh, okay. Katulad nga niya na nabanggit ko nga na there are 32 countries na since 2000 until 2020, ay itong mga bansang ito ay nag-a-allow or nag-legalize talaga ng marriage. Okay? So, hindi natin bilangin. And in fact, mayroon pang masigit doon. May mga churches na nag-a-allow ng same-sex marriage. Tulad ng yung sa US yung Episcopal Church, yung Presbyterian Church, at yung United Church of Christ ay kumbaga ganun din. So makikita natin na pasama ng pasama ang ng mundo, no? Ang kumbaga ang trend kumbaga ay hindi na yung pabalik, kung hindi ay talagang pa-increase. In fact, kung ating titingnan natin sa Matthew 24, verse 12, pwede pong basahin ko ito, Matthew 24, verse 12, na sinasabi doon, nag-i-increase yung wickedness. Mismo ang Panginoong Jesus nagsabi sa Matthew 24, verse 12, nag-i-increase yung wickedness. Ito yung nagpapatunay na ang ating kapanahunan sa ngayon ay patindi ng patindi yung
wickedness. Mm-hmm. And that is why ang kinalaman ng banal na espiritu sa ating buhay, especially sa atin na mga mananampalataya, ay kailangan nating aware at conscious palagi kung ano ang galaw ng banal na espiritu. Otherwise, kapag hindi tayo conscious at kumbaga puspos ng banal na espiritu, makakagawa tayo ng hindi tama. Mm-hmm. Tulad, kunyari, maliit na bagay, kapatid, ano? Sabi ng Panginoong Jesus, sinasabi niya, inuutos ng Diyos sa 10 kautosan, huwag kang, do not commit adultery. Mm-mm. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus, pero kapag tumingin ka lang sa isang babae na mayroong malaswa na pagtingin, ang sabi ng Panginoong Jesus, you committed adultery. Mm-hmm. Simply, maliit na mga bagay na kung hindi ka puspos ng banal na espiritu, you don't have the conviction, you don't have the consciousness na nagawa mo na pala yung mga bagay na hindi dapat. Tulad yung sinasabi ng Panginoon din na huwag kang pumatay. Pero kung ikaw ay mayroong galit at puot sa mula sa puso, as in, ikaw ay pumatay. Simpleng mga bagay, katulad ng pag mayroong nakagawa sa iyo, yung katulad noon, nung sinasabi ko sa iyo na nag-cut, ang kadalasan, pag hindi tayo aware, sasabihin natin, maano ka sana. Yan ang, kapag hindi tayo, Bugso ng... Bugso, bugso. Mm-hmm. And it is very clear also sa Galatians 5, mm-hmm. verse 19, yun ang talagang makikita mo kung ano yung nagagawa ng mga bagay ayon sa laman. Mm-hmm. At kaya, naroon din yung ano yung magagawa kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu. So sa atin po na mananampalataya na nag-aaral ng Biblia, itong paglala ng kasalanan sa mundo, it should not be new to us, people, Pastor. Kasi nakalagay nga po siya sa Biblia. That's right. So our job is to really, maglalapit tayo at lalapit sa Holy Spirit. Yun yung regalo ng salita ng Diyos sa atin. Yes. Yes. So, kanina po, sinagot niyo po yung tanong about yung indwelling tsaka yung being filled by the Holy Spirit. So, kailan po kaya natin masasabi na tayo ay filled by the Holy Spirit? No. At ano po yung palatandaan, follow-up question po, ano yung palatandaan that we are filled by the Holy Spirit? Kung sa ating sarili, ay alam natin kung tayo puso sa hindi. Mm-hmm. Minsan nga, yun nga, yung sa driving, ako din na natitemp ako dyan eh. Especially kung hindi ko nababanggitin. Kasi ibang klase ang driving. I mean, bigla na lang, alam mo yun, walang kung rules. Hindi ka alerto, pwede mo siyang mabangga. Mm-hmm. Ay, yung mga ganun. Mm-hmm. Minsan, makakabitaw ka ng salita na hindi tama. Mm-hmm. Di ba? Pero if you are conscious at filled by the Spirit of God, then you can immediately, malalaman mo kung ikaw ay puspos o hindi, yung galit kapag nagkaroon ka na ng galit na yung bang pwede ka na mag-revenge. Pwede kang mag-revenge. Katulad yan, yung hinahabol, di ba? So, even tayo, kapag tayo puspos ng banal na espiritu, alam natin kapag tayo ay hindi na puspos. Kaya nga, kapag puspos ay ng banal na espiritu, it will all automatically quicken sa puso natin, oops, mali ako. Kaya nga, at that moment, kailangan mo nang humingi sa Kanya. Panginoon, nagkamali ako, nagkasala ako. Because, the reason why, noong pinaliwanag ko noong Galatians 5, 19, meron pa tayong katauhan as yung sinful nature natin. Mm-hmm. Dalawa ang katauhan natin nung tinanggap natin Panginoong Jesus actually. Mm-hmm. Yung meron pa tayong sinful nature, hindi naman tayo immortal pa. Mm-hmm. At yung isang bahagi ng buhay natin ay yung puspos ng banal na espiritu. Mm-hmm. So very clear na makikita natin kung ano yung nagagawa ng puspos ng banal na espiritu at yung hindi puspos ng banal na espiritu. So makikita natin yan naroon.
Ano yung fruit of the Spirit? Diba? Love, patience. Joy, mm-hmm. patience, goodness, kindness. Mm-hmm. There are 9 actually. Mm-hmm. At maalala ko yung nagsimula tayo sa LG system, mm-hmm. doon sa Area 3, ako ang nag-introduce ng fruit of the Spirit. Kaya nga, ang Area 3 ngayon ay ginagamit nila. Or yung kanilang mga mm-hmm. LG names mm-hmm. ay yung fruit of the Spirit. Oh, yeah. So, Pastor, pag nag-worship po tayo, napupuspos po ba tayo ng Holy Spirit? Of course. Kumbaga, kapag tayo ay sumamba sa Diyos, sa Espiritu at Katotohanan, katulad nga ng text na sinasabi natin doon sa verse 16, 17, and 19, sinasabi doon na of course, kalooban ng Diyos na tayo magpuspos ng Banal na Espiritu. Mm-hmm. And then, matuto tayong sumamba mm-hmm. sa Diyos. Magitan ng awit, magitan ng paglikha ng mga music, mm-hmm. at yung pagpapasalamat sa Kanya. Mm-hmm. At sinasabi naman yan ng Panginoon doon sa John chapter 4, verse 24, na yung true worshipers must worship in spirit and in truth. So, when we are worshiping God through singing, mm-hmm. making music, and making or giving thanks to God, that is, yung hindi tayo makasamba sa Kanya kung hindi tayo puspos ng Banal na Espiritu. Or else, it would just be pretentious worship. That's right. So, Pastor, meron po tayong curious na viewer. Curious. Medyo, Yes, kasi medyo nabitin po yata siya dun sa kwento nyo nung preaching last time. Okay. So, ang tanong po ay, nakuha nyo daw po ba yung bulaklak? At para kanino daw po yung bulaklak? Sadly, hindi ko nakuha yung bulaklak kasi di po ba nilagay ko sa dashboard ng taxi. Yes. Tapos nung pagpasok ko sa bahay, saka ko lang na naalala na hinahanap ko na nasaan, nandoon pala sa dashboard. So, malamang yung driver ang siyang nagbigay sa yes. nag-uwi sa asawa, kung may asawa siya. Pero kung kung naniligaw yun, yun na ang dinala na niya at ibinigay. May instant flower siya. Oo, may instant flower. Yes. Para kanino daw po ba yun, Pastor, kung nakuha niya? Intended talaga yan sa, di ba sabi ko doon sa preaching na unang akyat ko, unang akyat ng panligaw. By the way, yun yung yun aking wife ngayon. Yes, ayun naman pala. Happy ending pa rin, Pastor, kahit na iwan. Nung naikwento ko nga, tawanan sila Sayang yun, pero napunta sa misis ng taxi driver yun, Pastor. May layunin siguro. Yes. Okay po. So, our last question, Pastor, is a very personal question. No? Mm. So, paano po gumalaw ang Holy Spirit sa inyo personally and sa inyong ministry? Malaki. Sabi ko nga doon sa patutuo ko na nung meron akong stage fright bago pa man ako nakakilala sa Panginoon. Kaya yun yung sinasabi ko na doon sa stage fright na yun, yung nag-cause sa akin na yung gusto kong sabihin, hindi ko masabi. Mm-hmm. At yung hindi ko gustong sabihin, yun ang masasabi ko. Mm-hmm. O kakaiba, di ba? Yun yung former na buhay ko. Mm-hmm. Noong hindi pa ako nakakilala sa Panginoon at of course, hindi pa ako na napuspos ng Banal na Espiritu. Na hindi ko kayang magsalita sa harapan ng maraming tao. Mm-hmm. Otherwise, manginginig at yung masasabi ko iba kaysa yung gusto kong sabihin. Mm-hmm. Hindi ko sabi. So, pagdating naman sa ministry, ganun din. It is only by grace na at sa galaw ng Banal na Espiritu na hindi ko masabi na I am full of wisdom, mm-hmm. na sa sarili kong strength, sa sarili kong lakas na nagagawa ko itong mga to. Yung bang nakapag-minister ako sa iba't ibang, yung iba't ibang klase ng tao, hindi ko ma-imagine Yun yung personal na buhay ko. Hindi ko ma-imagine. Paano ko nagagawa? But, naintindihan ko na
yun ay gawa ng banal na Espiritu. And without the Spirit of God, yun nga, we can do nothing. Yes. I can do nothing. Exactly. That is really the power of the Holy Spirit sa ating lahat. That's right. Yes. That's right. So, any last encouragement po, Pastor, sa ating mga viewers about the message of being filled with the Holy Spirit? Mm-hmm. Okay. So, sa, kumbaga, sa mga natalakay natin, ang pinakabuod ng mensahe ay ang mundong ito ay punoong puno na ng kasalanan, kasamaan, at kinakailangan natin ng tayo ay maging aware doon sa galaw at yung pangunguna ng banal na Espiritu. Kung kaya't sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5, doon sa bahagi ng somewhere in 16, in 19, and in 20, sinasabi niya na live by the Spirit and you will gratify the desire of the Spirit, of course. And do not live by the flesh, and you will gratify the desire of the flesh. So, in suma total, kailangan natin na moment by moment, kailangan tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Otherwise, alam naman natin na there are great men of God na nag-fall into temptation because the reality is, hindi tayo palaging puspos ng banal na Espiritu. Kaya kailangan nating hingiin na tayo ay palaging puspusin ng banal na Espiritu. Kasi sa point or the moment na hindi tayo humingi sa Kanya, hindi tayo, kumbaga, dependent sa Kanya, doon naman tayo ay mag-fall sa temptation. At of course, alam naman natin na Satan is always trying to deceive us, i-tempt niya tayo. Pero makikita natin, even si Satan gumamit ng salita ng Diyos doon sa pag-tempt niya sa Panginoong Yesus, pero hindi siya, o kumbaga hindi nag-give in ang Panginoong Yesus because he was led at puspos ng banal na Espiritu. So mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na I am strong, we are strong. No, because the truth is, we are weak. And without the Holy Spirit, we cannot be victorious in our lives. In our lives, we need to be filled by the Spirit of God on a daily basis, moment by moment. Yan po ang kalooban ng Diyos. Amen po, Pastor Paul. And maraming salamat po for encouraging us with your words and answering the questions that were given to us. Salamat din po. Magandang gabi po sa inyo. And maraming salamat, viewers, for tuning in this another episode of On Point. Huwag po natin kalilimutan to engage in our preaching and sermons sa pamamagitan ng pag-send ng inyong mga katanungan sa bcf.onpoint@gmail.com. So, see you po sa susunod na episode. Magandang gabi.